Hello everyone! Welcome back to Kegel TV. It's me again, Kuya Ryan, also ng listeners rin sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, sa mga hindi pa po nakakalam guys, ang ating Facebook group is www.facebook.com/KegelTV. Ilalagay ko po yung link sa my description down below. Kapag nakalimutan ko pong ilagay yung link, mayroon po dyan sa gilid guys. Ilalagay ko po yung icon na yan. Pero hindi pa yung connectado sa Facebook. Pag sindik niyo po, wala pong mangyayari. But anyway guys, sa mga nakapag-message na po sa akin, thank you. Alam niyo pong mahal na mahal ko kayo. I try as much as I could na makapag-reply po agad. Pero minsan busy, no? Kaya minsan nadedelay yung pagre-respond ko. So guys, sa mga gustong mag-message sa akin, feel free to message me guys. Alam ko po sa YouTube, very public yung comment. So kung gusto nyo pong humingi ng advice sa akin on one-on-one, just message me sa Facebook. I'm very, very open. Guys, I just wanted to give you a heads up na magiging mahaba itong vlog na ito. Inati ko siya sa 7 steps. And each step, sinama ko talaga yung ibig sabihin ng step na yon, ng processing time, yung duration, kumbaga kung anong IELTS score ba ang dapat mong makuha, yung fee na dapat mong bayaran. And at the end of the video, kung may question ka pa rin, feel free to message me sa Facebook. And kung may question ka talaga na gusto mo i-public and sa tingin mo is makakatulong sa mga ibang viewers, mag-comment ka lang sa video na ito sa YouTube. Just wanted to give a disclaimer for everyone lang, no, na rules and regulations sa immigration sa Canada, kung gusto mo mag-migrate sa Canada, always changes. I may upload this video tomorrow or today. The change of rules and regulations may take effect tomorrow. So, gusto ko na sabihin sa inyo na the rules and regulations of Canadian immigration always changes. Every year, parating may changes. So, gusto ko sana sabihin sa inyo na always check their website para lagi kang updated. Huwag kayong mag-rely sa sasabihin ko lang ngayon. Mali mo, ma-upload ko to ngayon and then manood ka 2 years from now and mali yung makuha mo information from me. So, ang website ng Canada, Canadian Immigration is www.cic.gc.ca. So, ilalagay ko yung link sa my description on below. So, ang unang-unang mo dapat gawin, guys, para malaman mo talaga kung eligible ka para sa express entry na yun, is to check the website of the Canadian Immigration. So, tulad na sinabi ko, ang website ng Canadian Immigration is www.cic.gc.ca. I-check mo yung immigration website na yun. So, pag chinek mo yung immigration na yun, mapupunta ka sa homepage nila. Pipili ka ng language na gusto mo. English or French. Kasi alam mo naman sa Canada, kung nanood ka ng video ko before, ang 2 main languages dito sa Canada is English and French. Lalo na kapag napunta ka sa Quebec, 80% ng mga tao doon is nagsasalita is French. So, pipiliin mo syempre is English. Knowing that you're a Filipino, ang second main language natin is English, diba? So, pag in-scroll mo siya pababa, i-check mo doon, immigrate, under services and information, ito ah, immigrate. Pag click mo yung immigrate, meron doon services information, express entry. I-click mo yung express entry. And then, i-click mo yung how express entry works. Tapos nakalagay doon, may step 1, step 2, and step 3. So, step 1, ang unang-una mo talagang dapat gawin is malaman mo kung eligible ka o hindi. Kasi, it doesn't matter, kumpletuhin mo man itong steps, itong 7 steps na sasabihin ko ngayon, kung hindi ka naman eligible, is baliwala din guys. Kumbaga, magsasayang ka ng pera, magsasayang ka lang ng pagod at tabis, kung hindi ka naman eligible, edi wala din. So, itong unang-unang link, yung answer a few questions to see if you meet the minimum requirements. And then, pag kinlink mo yun, meron dyan, i-scroll mo lang baba ng konti, check your eligibility. So, yung mga questions naman doon, drop down naman yung mga choices eh. So, at the end of this parang questionnaire, sa bandang huli, sabihin nila sa'yo, you're eligible to apply or not. Kapag eligible ka, bibigyan ka nila ng parang code. Yung code na yun is actually good for 60 days. Yung code na yun na good for 60 days, yun ang gagamitin mo actually to apply for express entry visa. So, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na bago nyo gawin ito, or pwede nyo actually nang gawin ito as a trial. Ako ginawa ko to many times. Ginawa ko to para sa sister ko. Ginawa ko to para sa sarili ko before. Kumbaga, gusto ko lang malaman ba, paano kung regular na
regular na nurse lang ako sa Pilipinas na walang asawa pero may IELTS score ako na mataas. Tapos meron akong experience na 8 years sa Pilipinas. 8 years sa Pilipinas, mataas ang IELTS score ko. Meron akong pera at meron akong relative sa Canada. Pasok ba ako sa express entry? Ang sagot, yes actually. Yes. Pero kung wala akong pera, kung kasi tatanungin ka dito sa eligibility check, kung wala kang perang baon or kung wala kang masyadong experience, hindi ka pasok. So talagang mag-gauge dun yung score mo sa may eligibility check. So always check first kung eligible ka mag-apply sa express entry. So ngayon, kung eligible ka na, nung ipapasok na tayo sa 7 steps on how to apply para sa express entry visa. So guys, ito na ano. So unang-una yung English proficiency test. Not English, but language proficiency test. Dapat pala natin malaman talaga dito. Sa Canada nga pala, is dalawa nga pala yung language nila. English and French. Sabi dito sa language proficiency test, you must prove your language skills by taking an approved language test in all four modes of communications. So kung nakapag-take ka na ng IELTS before, alam mo ang IELTS consists of four modes of test. Reading, may writing, may speaking, and saka listening. At kung nakapag-take na ng test before, I'm also nakapag-take na ako ng test before. Ang IELTS may dalawang klase, academic tsaka general. Pag mo nang pahirapan yung sarili mo best, ang kunin mo, general. Kasi ang a-applyan mo is express entry visa lang naman. Hindi naman sila naghihingi ng academic. Kung gusto mo mag-academic, kung gusto mo magpaka-hero, mag-academic ka pero mahirap makakuha ng mataas na score sa academic kasi yung mga questions nila, lalo na sa reading and writing, is mahihirap compared sa general. So, kung ako sa'yo, kunin mo na yung general. Pero, kung gusto mong mag-aral ng nursing dito, and kung gusto mong i-pursue yung nursing mo dito, mag-academic ka. Kasi, magagamit mo yung IELTS mo pag gusto mong mag-take ng refresher course. Pero, ang problema, pag nag-take ka ng academic at gusto mong isubmit yung paper na yun for refresher course sa nursing, it's only good for 6 months. Ayun ang problema. Ang sabi nila, ang tinatanggap nilang minimum score is 6.5. Pero alam mo guys, chinek ko sa eligibility score, back tayo sa una, no? Chinek ko sa eligibility score, kasi tatanungin sa'yo ano score mo sa reading, writing, listening, tsaka speaking. Pag nilagay mo 6.5, hindi ka pasok kasi medyo mababa yun. Huwag ka mag-minimum, mag-achieve ka ng mataas. Kasi general na lang yun eh. Kasi kumbaga napaka-general questions lang na itatanong sa inyo. Yung exam mismo is 2.5 hours. So 2.5 hours yung exam. Kung kinaya ko yun guys, kaya nyo yun. Naalala ko, na-take ako ng academic. Yung akin kasi academic. So medyo mahirap ng konti. Ay 7.5 yata yung aking average. So kung ako sa inyo guys, mag-aim kayo ng 7.5 higher sa general para mas mataas yung makuha nyo. So ang kinukuha nila for English is either IELTS or CELPIP, which I've never heard before. Pero pag magtitake naman ng French is TEF or TLF, which is only available in Canada. So, hindi ko alam. Siguro, pag pumunta ka ng Canada, pwede ka mag-take ng TEF or TLF. Pero kung nasa Pilipinas ka, if I'm not mistaken, IELTS and CELPIP is only available. So, kung ako sa'yo, IELTS ka na lang. So, how much nga ba ang IELTS? Ang IELTS po, dito sa Canada, it cost, nung time ko, $250. Ngayon, it cost $301. It may vary from country to country. So make sure to check kung magkano yung IELTS fee sa Pilipinas ngayon. Yung mga viewers natin sa United Arab Emirates, i-check nyo rin kasi hindi ko alam kung magkano. And meron din akong viewers sa may Qatar, meron din akong viewers sa Singapore, and then meron akong viewers sa Hong Kong. I-check nyo guys kasi hindi ako sure kung magkano ang IELTS doon. And then, tulad na nasabi ko guys, ang passing minimum score niya is 6.5, but I always tell you guys na aim for higher. And then, ang validity niya is 2 years, tulad na nasabi ko. And then, ang fee niya is $300. And then, ang result niya is 1 to 2 months. Makukuha mo yung result niya in 1 to 3 months. So, kung magta-take ka ngayon,
For example, magte-take ka ngayong September na bukas eh. September na in 2 days. September na in 2 days. So September, October, November, December. So December mo balak mag-apply ng express entry. So by December, hopefully meron ka ng resulta. So ganun. Kumbaga ahead of time ka na. Kung isasama mo yung spouse mo, guys, kung isasama mo yung spouse mo, kung may common law partner ka, na gusto rin, kung gusto mo siya isama sa Canada, advice mo siya mag-take ng IELTS 10, guys. Kung gusto mo lang naman, guys, kung gusto mong mag-push talaga, kung gusto mong mag-improve yung score mo sa may express entry points na ito, mag-take ka ng French, TEF or TLF, pero tulad nga na sinasabi ko, available lang siya sa Canada. Number 2, eto na, Education Credential Assessment. Eto na yung tinatawag naming ECA. Meron lang kode ko dito, guys, kasi hindi ko masyadong memorize siya. Etong ECA, sabi niya dito, if your education was completed outside of Canada, then it is advisable to complete an ECA. ECA, tulad na sabi ko, Education Credential Assessment. Completing an ECA can provide additional 150 points to your comprehensive ranking score. So, importante na may Education Credential Assessment ka. So, kung ang natapos mo is high school, why not take TESDA? Bakit mo mamaliitin yung TESDA? Bakit di ka mag-take ng vocational course? Kumbaga, kung di ka nakapagtapos ng nursing, bakit ka manghihinayang? Tapusin mo yung nursing, di ba? Kumbaga, meron nga nag-message sa akin nung isang araw. Sabi niya, kuya, hindi ako nakapag-take, nag-take ako ng PRC license exam sa nursing, pero I didn't pass. Pero sabi ko sa kanya, I myself failed many times, pero always try your best. Yung failure na yun, count it as blessing. Kasi, doon ka nagiging stronger eh. So, kumbaga, eto na yun eh, guys. Eto na yung chance mo. Kumbaga, additional points yun. Isipin mo, kumbaga, additional points yun toward your express entry visa. So, ang ECA, ang ECA, ang mag-assess nun is independent company para assess yung mga foreign education mo. So, yung independent company na yun, ang pinakasikat dito is yung IQAS, yung International Qualification Assessment Services. Ayun na yung babanggitin ko. Pero, meron din kami tinatawag na ICES at saka yung WES. Yung ICES is yung International Credential Evaluation Services. Yung WES or yung WES is yung World Education Services. Ang proseso naman dito is kailangan mo na submit yung original transcript of records. So hihingi ka, kung for example, kung sa ako sa Central Escolar University, magkano ba ang original transcript of record? Kasi ako, dalawa yung copy ko ng original transcript of record. Pinatatakan ko pa yun sa may PR. Hindi sa PRC, pero pinatatakan ko sa may attorney sa Pilipinas. So just make sure lang na isubmit mo yun sa may ICAS, International Qualification of Assessment Services. Ang processing times niya, guys, is 1 to 4 months. So ang resulta niya, lalabas ng 4 months. So guys, always think ahead of time. Kumbaga, kung balak mo mag-apply by December, kailangan nagawa mo na to 4 months before December. Okay, guys? Ang validity niya is 5 years. And then, ang cost niya is between $200 to $250. Ang kailangan niya lang is transcript of record. Kung meron kang, ang sabi niya dito, kung meron kang PRC license, go. Submit your PRC license, including your score. Diba sa PRC license, meron tayong 2-page na, alala ko, may parang 2-page na yung first page yung score mo, and then yung second page na parang sinasabi na pass or fail ka, parang ganun. Yung pass ka, parang ganun. Basta yung na-receive ko sa PRC long time ago na yun, pero hindi ko na alam kung ayun pa rin yung binibigay nila. Ayun. And then next is yung gagawa ka na ng account mo. That's the third step. Ito lang, guys, ha. Ubuksan ko na yung computer ko ulit.
para same page ulit tayo. So ulit, pupunta ka sa CIC website, cic.gc.ca, and then i-click mo ulit yung English, kasi English lang naman yung maintindihan mo guys, di ko ina-expect na marunong ako mag-French. I myself nga pala guys, yung nasa Dubai ako, tinry ko mag-aral ng French, pero hindi ako natuto. Bumili ako ng CD, kasi akala ko nung time na yun, nung natanggap ako bilang caregiver, akala ko, kailangan ko matuto mag-French, pero hindi pala. But anyway, natuto ako ng konti, ng salita, pero hindi ako marunong mag-construct ng sentence. Ayun yung nangyari. Anyway, sa may gilid niya, sa may pinakakanan niya, makikita nyo, most requested, nakalagay niyan, sign in or create to apply online. Nakalagay nyo, sa may right side, sign in or, sensya na guys, may nagtotext sa aking laptop. Ayan, sign in, sa may right side, nakalagay most requested, sign in or create and apply online. I-click nyo lang yun, and then, sa may option 2, continue to, ayun na, sign in, lay lang, naguguluhan ako, sign in or create an account. And then, nakalagay dyan, don't have an account. Nakalagay, di ba, don't have an account, register. Pag na-register mo na siya, sa pinakababa, register with the GC key. And then, kapag nakapag, ilalagay nyo, welcome to GC Key. Ayan na. Kaya mga ngayon, gagawa ka na ng username mo and password. Gagawa ka na ng sarili mong profile. Ilalagay mo na dun yung date of birth mo, yung passport mo. Guys, advice ko nga pala, no guys. Ito, natutunan ko to dati. Yung passport mo nga pala, guys. Make sure yung passport mo renewed. Naalala ko, ito makinig kayo guys, huwag nyo itong i-skip. Yung passport ko dati, nung nagpatataka ko ng caregiver visa ba yan, basta open work permit, yung passport ko may expire na pala in parang 1 year or less than 1 year. So kumbaga nagka-problema ko kasi ang binigay lang sa akin extension of visa is less than 1 year. So kailangan ko na naman mag-apply ng visa, so panibago na namang application fee, panibago na namang hassle na naman yun. So guys, since validity naman ng passport sa Pilipinas is 10 years, just make sure na yung passport mo is renewed. Kung ang passport mo is, sus, kung ma-expire na next year, wag ka na mag, or 2 years, wag mo na intayin ma-expire yung passport mo in 2 years, i-renew mo na ngayon. Diba? Gets nyo? Kumbaga, kung matatakan man siya ng Canadian visa na PR mo, at least yung PR mo valid hanggang dulo ng walang hanggan, guess. Best, as in yung talagang dulong-dulo, multiple entry ka sa Canada. Gets? Ganun. Ayun ang aking advice. So guys, ang fourth step, isa sa mga pinaka-importanting step po, at I don't want you guys to skip this one, is yung tinatawag na NOC, also known as National Occupational Classification. So ito, gindrop niya yung mga classification ng mga jobs, base sa kanilang mga education. So ngayon, may different type of classification lang ang pwedeng mag-apply sa Express Entry Visa. Hindi lahat ng NOC pwede mag-apply sa Express Entry Visa. Tatlong klaseng type lang, guys. Tatlong klase lang. So, Skill Type O, Skill Type A, and then Skill Type B. Okay? Skill Type O, Skill Type A, and Skill Type B. So, Skill Type 0 or Skill Type O is yung mga management jobs. Sabi dito sa website nila, mga restaurant managers, mine managers, or shore captains, fishing managers, financial managers, construction managers, engineering managers. So, pwede ka mag-apply. Sa Skill Type A naman, ang sabi nila dito sa website is, pinabasa ko lang guys kasi hindi ko naman siya memorize, is professional jobs that usually call for a degree from a university, such as doctors, dentists, architects, ano ba yung mga university, programmers, computer programmers, nurses, yun. Marami pa, etc., etc., etc. And Skill Type B are technical jobs and skilled trades technical jobs and skilled trades that usually call for a college diploma or training as an apprentice.
such as chefs, plumbers, electricians, etc., etc. And then, ito, papakita ko sa inyo guys, sa pinakababa nito, malalaman mo, kasi kailangan mo makuha yung NOC code mo eh. So, hahanapin mo dito, sa pinakababa, kunwari yan, senior manager, 0015. Yung 0015 na yan, ayun yung gagamitin mong code sa pag-a-apply sa Express Entry Visa. Okay guys, ulitin ko lang guys, no? Sa Express Entry Visa, hindi lahat pwede mag-apply. Ang skill type 0, skill type A, or skill type B lang ang pwede mag-apply. Pero, may big na pero guys. May big na pero. Pero, you can also apply for one of the various provincial nomination programs that are managed by the different provinces of Canada. If you're successfully selected. So, ang provincial nomination program, additional 600 points on kapag na-select ka. So, yung provincial nomination program, it's another topic, guys. Kung gusto nyo malaman yung provincial nomination program na yung PNP program, pwede akong gumawa ng video na another mahabang topic na naman yung guys. Baka abutin tayo dito ng hanggang Disyembre. Baka Christmas na is nagdi-discuss pa rin ako ng Express Entry program at ng PNP program. So guys, malino ba yung NOC sa inyo guys? So, gusto ko sabihin sa inyo, kung hindi kayo pasok sa skill type 0, skill type A, tsaka skill type B, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi pwede kayo makapasok sa PNP program. Yung PNP program na yun, i-search nyo lang siya sa my cic.gc.ca and then, doon. Push nyo yun guys ha. So ngayon, kung pasok mo talaga lahat, mag-step 5 na tayo, magbibigyan na kayo ng invitation to apply. So once your application is approved, and then na-meet mo na yung threshold ng CRS, as yung and then makaka-receive ka ng invitation to apply, and then bibigyan ka ng 90 days ng government na i-complete mo yung mga requirements. So, 3 months, 90 days i-complete mo yung mga requirements. Ano ba yung mga requirements na dapat may complete guys? Ito na yung mga ngaragan ka. Ganito ako eh. Ganito ako yung mga ngaragan ka guys. Best yung mga requirements, lalo na yung mga ganito guys. Papawisan ako kasi ang init dito sa kotse. Para sa inyo talaga ito guys, no? Kahit nag-oil-oil na yung mukha ko. Anyway, ito. So, reference letter for each work experience. So, guys, I always tell my... sa mga nagme-message sa akin sa Facebook na always grab reference letter or certificate of employment sa lahat na pinasukan mong work kasi kailangan mo yun. Medical certificate, police NBI clearance mo, police clearance, proof of funds, lalo na sa mga proof of funds kasi kailangan mo yun kasi isa sa pag-create mo ng profile, di ba naglagay ka ng proof doon na ito yung perang meron ka sa banko. So, kailangan mong i-prove yun sa Canadian Immigration na meron kang ganun pera. Kung kasal ka, kailangan mo provide ng marriage certificate, ng birth certificate, passport, kailangan mo i-provide yung photocopy, lahat ng passport mo, photographs, language test, yung IELTS mo, yung ECA report, yung educational credential assessment, tsaka yung PNP, yung provincial nominee program kapag hindi ka pumasa sa may NOC or yung job offer letter mo. Okay? So guys, yung funds required nila, ito yun ha. Kung isang tao ka lang, kung mag-isa ka lang, napupunta ng Canada, ang minimum na requirement nila is 12,669 Canadian dollars. So at least meron kang 12,000, sabihin na natin 13,000 Canadian dollars. Actually, maliit pa yun guys kasi ang sa isang buwan, ang babayaran mo dito kasi bibili ka ng, sabi mo na magre-renta ka, magbabayad ka ng damage deposit, magbabayad ka ng rent, magbabayad ka ng 1 month na advance. So, ubus agad yung 13,000 mo. Tapos magbibili ka pa ng groceries, ubus agad talaga yung funds mo. So, tamang-tama talaga yung sinabi nila dito na for one person, 13,000.
Pag dalawa naman kayo, ang nakalagay dito is 15,772. Let's round it off, 16,000. Pag tatlong tao kayo, ikaw, asawa mo, anak mo, is 19,390 ang funds na required. Pag apat naman kayo, dalawang anak mo, asawa mo, 23,542,000 yung funds na required. And then, number 6, ito na. Ito na yung mga fees, magbabayad ka na, no guys? Ang application fee, kung ikaw, primary, kung ikaw lang mag-isa, 1,050 Canadian dollars. Guys, disclaimer lang ulit, pwedeng mabago to guys, no? Always check the CIC website, cic.gc.ca, www.cic.gc.ca. Ang PR fee, which is the permanent resident visa fee, is $550. Kung may spouse ka, kung kasama mo siya, it's additional $1,040, $1,040 fee. And then yung permanent residence fee niya is additional $550. Kung may anak kayo, per head ng dependent child niyo is $150. Kung dalawa sila, 300 Canadian dollars. So guys, nasa Canada tayo, ah. Nasa Canada ako. Ang conversion namin is different from US. 1 Canadian dollar is equals to 40 pesos. Iba yun sa US. Ang US kasi is 1 US is nasa 50 or 52 dollars, diba? So ngayon, once nakapagbayad ka na ng fees, eto na. Maghihintay ka na ngayon ng 6 months to 1 year. Minimum 6 months, pwede siyang umabot ng 1 year. And then 7th step is yung visa stamping. Maghihintay ka ng 30 days, ibibigay mo yung passport mo sa may VFS, sa Pilipinas, sa may Makati yata sila. Ibigay mo yung passport mo, i-stamp nila yon. Pagbalik mo, meron ka ng PR. Yung PR kasi parang sticker lang yun, ilalagay nila sa passport mo. And then, that's it. You are now a landed immigrant under express entry. And then, congratulations kasi nasa Canada ka na. Ang papabalimahin mo na lang is yung air ticket mo, kung paano ka mabubuhay dito sa Canada, lalo na kapag winter. Okay guys, ang advice ko is kung bago ka sa Canada, huwag ka masyadong maluho, or kapag may kamag-anak ka, doon ka muna makitira. And marami dito pinamimigay ng mga gamit sa Canada. So, i-message nyo lang ako guys kung may mga kailangan kayo or may mga gusto kayong tips na malaman para sa mga first time na magmamigrate dito sa Canada. And yun lang. So guys, sana makatulong tong video na to, no guys. Alam kong napakahaba ng video na to. I try as much as I could na paiklin tong video na to, pero wala talaga guys. Talagang mahabang mahaba talaga siya. So sana makatulong to sa inyong lahat. So yun lang. So bye-bye muna.